luto ko ang favorite mo. Tikman mo, ha? Sana magustuhan mo. Tikman mo ninyo. Masarap, ma. Iba lang siguro dun sa nakasanayan kong lasa. Baka stress ka habang niluluto. May iniisip ka ba? Problema? Wala naman. Kasi si Tanya ang pinagtimpla ko niyan. Sa susunod, ako na mismo magtimpla. Okay. Hi, David. Excuse us, please. Anong ginagawa mo dito? I'm such a great actress. Ang isang magaling na psychiatrist na paniwala ko. Poor David. Anong ginawa nila sa'yo dito at hindi ka na makarecognize ng kakampi mo? Pinapunta ako ni Celestina. Humihingi siya ng tulong maghanap ng magaling na plastic surgeon. Ano naman mapapala ako tutulungan ko yan sa Celestina? Tatakas ka namin dito. Celestina? Thank you so much, David. Kung wala ka, wala na rin ako. But because you're here, mauubos ko pa rin ang mga kaaway ko. Siguraduhin hindi yan makakatakas dyan. Pagkagaling na pagkagaling yan, tuloy ang kaso. Babalikan sa preso. Okay, sir. Dapat gawin ritual dito sa El Paraiso ang pagpasa ng crown. Si Odessa. Excuse me! Sorry, I'm late. I figured na masyadong simple ang outfit ko kanina, kaya nagpalit ako. Wow. Tita, oh! See? Hello, ka! Paiiwala yun sa Berili si Misa, oh. Gusto mo ba yun? Gusto mo ba yun? Ako nga, kita mo yung tsura ko! Take it to the front. Mommy, ito yung gift ko sa inyo. Perfume para lagi kang mabango para kay Daddy. Yeah. Ito naman sa akin, sexy lingerie para sa sexy time yun ni Kuya Virgilio. Edible undies! Did I say more? Hi, this is for you. Thank you. Odessa, bakit ganito yung gift mo sa akin? Eh kasi nabasok sa isang magazine na dapat ang isang relasyon laging spiced up, laging daring, exciting, para hindi kayo magkakasawa ni Virgilio. Sorry, Odessa. May trauma kasi si Virgilio dahil kinulong siya ni Celestina sa parola. I'm sorry. Oo nga pala. Sorry. Kuya, kukuha muna ako ng kape mo para bumaba yung tamang. Saan si Tito Odessa? Nag-CR. Oo naman. Sige, wait lang. Hanapin ko lang, ha? Okay. Habang hinahanap ni Mishi, Tito Odessa, play tayo another game! Okay.
sana ang minahal mo, Virgilio. Hindi sana ganito. Pero... kano ako kagalit sa'yo? Ganun pa rin pala kita kamahal. And I hate myself for that. I hate myself for loving you. Kinagawa mo dito sa kwarto ni Kuya Virilio, ma? Naligaw lang ako. Hindi ko pa kasi kabisado masyado ang Valle de Luz. Ninyo? Sana lang, ma'am. Next time, sana mag-iingat naman po kayo. Kasi hindi maganda tignan. Ang ginawa niyo, ma, pwede masira yung relasyon ni Kuya Virgilio ni Harriet kung hindi man yun yung relasyon namin ni Mitch. Iintindihan niyo po ba yung concern ko? I'm so sorry. Hindi ko na uulitin yun. Okay. Kayo maging masaya. Nagkakamali kayo. Dahil kahit umabot pa tayo sa kabilang buhay, paulit-ulit kong pipiliin na sirain ang relasyon ninyo. I'll make sure na mag-away-away kayo bago ko kayo patayin lahat sa araw ng kasal. This is our room. Hindi ko alam na nandito ka. Nagulat ako. Hindi pala ako dapat nandito. I'm sorry. Rita, sandali. Yes, sir. Ginagawa mo dun sa banyo ni Kuya Virgilio. Imposible naman makikiligo ka lang ulit. At sa lahat ng CR na pwede mo puntahan dun pa sa mag-asawa, ma, kahit anong angulo mo tignan, mali. I just wanna make it clear to you na walang nangyari sa amin. I mean, hindi ko magagawang pagtaksilan ang mami mo or pagsamantalahan ang mama ni Adrian. Naniniwala po kasi di, pero... hindi ko lang maintindihan bakit gagawin ni Tita Odessa yun. Ano, ma? Magsalita ka naman. Anong problema mo, ma? Ninyo, hindi ko rin naiintindihan ang sarili ko.
I think I have to call my doctor. Yes, and ako akong kakausap sa doktor mo. Wala ka bang tiwala sa akin? Ma, sa mga kinikilos mo, ma. Magsisisi ka na magduda ko? Ah, obvious. May tinatago ka sa akin. Tama ka. Tinatago ko sa'yo yung kondisyon ko dahil ayoko mag-alala ka. Teka, anong kondisyon? Kung napapansin mo, lately nagkikimakakalimutin ako. I easily get disoriented, lalo na kapag hindi ko kapisado yung lugar. Tapos, pati insomnia, bumalik. Sabi ng doktor, baka daw ito yung effect nung trauma ko, nung hinostage ako ni Celestina, sumabog yung bangka, tumuntik na ako mamatay. Ninyo, I'm so sorry. Hindi ko talaga alam na hindi ka pala kwarto yun eh. Gusto ko rin humingi ng sorry sa nangyari. Pakisabi na din kay Virgilio na pinapatawad ko na siya. Alam kong wala naman siya masamang intensyon sa nangyari. Eh, hindi namin parehong gusto yun. Ano ibig mo sabihin? Hindi nasabi sa'yo ni Virgilio? Bakit hindi mo sinabi sa akin yung nangyari sa inyo ni Odessa? It was just an accident. Ayaw ko namang gawing big deal. Pero sana naging honest ka pa rin sa akin. Kung yung mga ganun kasimpleng bagay kaya mong itago sa akin, paano natin matututunan pagkatiwalaan yung isa't isa sa mas malaki at mahalagang bagay? Ayokong gawing komplikado yung sitwasyon. Well, you did. Nung hindi mo sinabi sa akin yung nangyari, kay Odessa ko pa talaga nalaman. If I don't trust you, iisipin ko that there's something going on between you two. Mom, Dad, ano po kayo mag-away? Wala naman pong may gusto sa nangyari, tsaka sinumpong lang si Tita Odessa ng trauma niya. So, alam mo rin? Hindi mo sinabi sa akin? Hindi ko gusto ang ginawa sa akin ni Mitch. Pagkatapos ko siyang pakisamahan at ratuhin ng mabuti, ako pa ang papalabasin na masama? Na ako pang may dahilan na nag-away ang mga magulang niya? Kung tutuusin, ako pa nga ang dapat na unawain at tulungan niyo. Ma, hindi aabot tong lahat ng to kundi ka naglihim sa akin, kundi ka naglihim sa amin. Pati nga psychiatrist mo, ayaw mo ipakausap sa akin, Ma eh. Pero nakapag-desisyon na ako, Ma. Bukas, ayaw at sa gusto mo, pupunta natin yung psychiatrist mo. Kailangan kong malaman yung totoo. Kung bakit ganyan yung kinikilos mo, bakit natututo kang uminom, pagsinungaling sa akin. Sa dalawang beses ka pang mahuling sumasalisi sa kwarto ni Kuya Virilio, Ma. Ano sinasabi mo? Sinasadya ko yun? Ma, gusto kong paniwalaan man lahat ng sinasabi mo sa akin. Pero kung hindi kita kilala, maiisipin ko ikaw si Celestina.